Ang ibibigay naming grado ay pasang-awa. Pasang-awa, una dahil pero naman siyang pangako na he will uphold press freedom at lalabanan daw niya yung disinformation. Kaya lang, sa aktwal, iba yung nangyayari sa realidad, no? Lalo na sa mga probinsya. Nakapagtala ang NUJP ng 84 incidents of attacks on press freedom. Ang pinakahuli dito yung pambabaril dun sa mga reporters sa Pastrana, Leyte. At hanggang ngayon, until today, habang nag-uusap tayo, ay nakakaranas pa rin sila ng surveillance. So, pinapakita dito yung level ng impunity na kailangan i-address ng current administration. Sa tingin natin, walang pagbabago, kundi may pagpapatuloy ng mga patakaran ni Duterte hanggang kay Marcos. Makakikita natin yung mga indikasyon niyan, halimbawa sa nagpapatuloy na red tagging ng mga journalists, sa pagsasampa ng libel, cyber libel sa mga journalists and even ordinary citizens. At nakikita din natin, no, hindi lang sa members of the media, pero sa human rights defenders. Kaya yung impunity ay lalong lumala. Ang nawala lang ay yung pagmumura na nanggagaling sa Malacanang. Pero the forms of attacks persist. Ano po yung inaasahan natin sa SONA? Ang inaasahan natin, syempre, ay magpapatuloy ang lehitimong mga panawagan ng mga mamamayan. At sana sa halip na supilin ito ang mga nagtataguyod ng kagalingan at karapatan ng mamamayan, ibig sasupilin sila ay dapat silang pakinggan. Kabilang na dyan, syempre, yung demands ng mga kasama natin sa media, no? Na i-decriminalize ang libel, itigil ang red tagging, igalang ang kalayaan sa pamamahayag at iba pa.